What up, Fubs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Today, we're going to talk about mahirap na bang makabalik ang ex-Taiwan sa Taiwan? Ako nga pala si Fabian Hardinsur, naging ex-Taiwan OFW ako sa Taiwan sa loob lang ng 3 buwan dahil pinauwi ako. Alam ko marami sa inyo nagtatanong pa rin ano ba ang tunay na dahilan kung bakit ako pinauwi at bakit ako 3 buwan lang sa Taiwan. At saka marami rin ang gumagawa ng kanilang issue na hindi naman totoo. Pero sorry guys, hindi ko talaga pwede siyang sabihin dahil alam ko nakapanood sa akin ang Taiwan. They looking at me. Alam nila yan, kaya hindi ako pwede magsalita and everything's gonna freaking so hard. But anyway guys, let's straight go to the topic for today. So ayun nga guys, no? Depende kasi yan guys sa situation. No? Kasi ako 3 buwan lang ako, break contract yung tawag sa akin. So pinauwi ako, then lahat ng mga ginastos ko, sarili kong sahod. Nasa kontrata naman yan, wala naman silang binaling kontrata and we respect that. So yun. So yung iba naman guys na nagiging ex-Taiwan dahil natapos na yung kontrata nila sa loob ng 3 taon. Yung kasi yung first contract, pag hindi nag-rehire yung company mo, uuwi ka sa Pinas, mag-a-apply ka sa ibang company, yun ang mangyayari sa'yo. Pero kagaya ko mga 3 buwan lang ako, break contract ang tawag sa akin. So, sad to say, ang hirap na makabalik. Kasi sa lahat ng in-applyan ko guys, titingnan nila talaga yung bio data mo. Oh, galing ka na pala ng Taiwan. Pero 3 buwan ka lang. So syempre, kahit ikaw, parang, ano kang ginawa sa Taiwan? Bakit pero na ganyan? Diba? It depends mo rin yung sarili mo sa kanila during the interview. Pero mahirap na talaga ilaban yun. Dahil ganun na nga yung sitwasyon. Kailangan mo nang tanggapin na mahirap nang makabalik sa Taiwan as OFW dahil nga 3 buwan lang ako sa Taiwan. So shoutout pala sa tropa ko si Edison dahil nakabalik siya sa Taiwan. Ang situation niya naman kasi guys ay 6 months o 7 months siya sa Taiwan. So mas lamang lang siya sa akin ng konti. And natsempuhan niya nung nag-interview siya, nag-apply siya, in-interview siya, ipinamandarin siya at nakapagsalita siya ng Mandarin dahil meron na siya rin alam kahit papaano. So yun, nagustuhan siya ng employer. So depende kasi yan guys, kailangan mo talaga ma-convince ang employer. Sa dami kong in-apply ng trabaho, sa dami kong in-interview ng pinasukan, kailangan mo makuha yung attention ng interviewer. Kailangan magustuhan ka niya bago kayo pasa. Siyempre, ikaw din naman, di ba? Kung ganun may mag-interview sa'yo, tapos isin mo, oh, bakit ganito yung performance mo, di ba? So, yun yung basihan, guys. And, some of employers and some of company, alam ko, marami makaka-relate dito. Kasi last time, month of June 2019, nagkaroon ng malakihang hiring. Dahil no placement siya, alam niyo naman pag no placement ang magpapahire yung agency at yung company ay napakarami niyan. Almost 2,000 nag-apply dyan, kasama ako doon. But yun na nga, ang nakakasakit lang, itong agency, tanggap ng mga aplikante. Tapos ang kukunin ng company, 200 plus lang. Isipin mo yun, 2,000 kami, tapos 200 less lang kinuha. At eto pa, alam ko yung tropa ko, galit na galit eh. Pasado na siya sa final interview, pero sinusort pa nila. Ang ginawa nila, biodata selection. Pasado, kasi guys, pag pasado ka na sa final interview, automatic, hard ka na no. Final interview na yun eh. Pero yung ibang employer, dinadouble check pa nila, namimili pa sila. So ang nangyari sa tropa ko, alas 4 na ng madaling araw, pasado na siya sa final interview. Tapos mamaya-maya, in-announce siya ng pangalan niya, hindi siya kasama. O diba? Napakasakit. Ganong kahirap mag-apply sa Taiwan. Depende yan sa agency, depende yan sa company. Pero yun yung worst pag-a-apply. Naabuti ka ng alas 4 madaling araw, pasado ka na, relax ka na, pero ang tagal tawagin ng pangalan mo, tapos sasabihin sa'yo, ay hindi ka kasama sa selection. O diba? So ganun talaga guys. Kaya pag nag-abroad ka guys, kailangan focus ka talaga sa trabaho, sa pupuntahan mo doon, and huwag kang gagawa ng ikakalungkot mo sa buhay, huwag kang gagawa ng bagay na masisira yung pangalan mo o masisira yung sitwasyon mo. Kasi kagaya ko nga, diba, 3 buwan lang ako,
And ayun, pilit kong gustong bumalik. Pero ang hirap na talaga, ang hirap na. Ang dami kong in-applyan. Apply din ako dyan sa PUEA. Tapos hindi naman sila nag-post ng result. Hintay ako ng hintay. And kampante ako kasi nasagot ko naman yung tanong. Pero yun nga, selection. Mas pipiliin nila yung priority. Mas priority nila yung mga first-timer sa Taiwan. Kasi nga sinasabi nila, pag first-timer daw sa Taiwan, walang alam sa Taiwan. Hindi matikas ang ulo kumpara sa mga ex-Taiwan. So yun yung basehan nila, guys. And madaling makapasok sa Taiwan kapag first-timer ka. Kasi kagaya ko, first-timer din ako, wala naman ako experience sa factory, wala akong experience sa electronics, pero nakapasa ako. Pero pag ganito ang sitwasyon mo, tatlong buwan ka, galing ka doon, kahit anong dahilan pa yan, siguro swertihan lang talaga. Kasi alam ko, mayroong mga iba dyan na nakabalik kahit na isang buwan lang. Pero sa akin talaga, wala na. Huminto na ako eh. Kasi ako yung tipong tao na I will make an extra effort, pero kapag hindi mo yun binigyan ng alaga, it's fine. I'm gonna stop. Yeah. Buhay, guys. Alam mo yun. Then, ito pa. Ang hirap lang kasi sa ating mga Pilipino, naghihilahan tayo pababa. Yan, na-observe ko yan nasa Taiwan ako. Yung tipong kala mo kaibigan mo, pero behind, grabe, di ba? So ganun lang, guys, ganun lang talaga. Kaya pipiliin mo yung magiging kaibigan mo, pipiliin mo yung pakikisamahan mo. Kasi ako natuto na ako eh. Ganun talaga, kailangan talaga mamili ka. Di bale ng pagkwentuhan kanila kung ano-ano, basta mamili ka lang. And ganun talaga ang buhay. Kailangan talaga itindihin mo muna yung sarili mo bago yung iba. Kasi everything's gonna freaking down. So, ganun talaga, guys. So, yun lang ma-advise ko sa inyo, guys. Na kapag punta kayo sa Taiwan o mag-OFW, focus sa work and iwasan yung makagawa ng hindi maganda at mapapauwi kayo. So, and shoutout sa mga kasama ko sa Taiwan. I know na mayroon tayong mga pinagsamahan and hope sinusuportahan nyo pa rin ako, guys, because dito ako happy, dito ako masaya, di ba? And yun nga, di ba? People may not understand what you're doing, but keep doing what you're doing. It's your life, it's your choice. Do what you want to do. Get out from your comfort zone. Ganun lang ang buhay, guys, kasi ang hirap din lang sa tao na merong mga tao hindi makakaintindi sa'yo. Pero hayaan mo sila. They don't care. Basta ikaw, gawin mo lang kung saan ka masaya. Kung saan ka nagiging masaya. At yun, dun, gawin mo lang yung gusto mo. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed? Something new, only time will tell, but I'll be holding you. Today, if you're feeling what I'm saying, put your head up. And if you need someone to talk to, hit my lineup. See you guys in another vlog.